kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinista, pobre. Susolusyonan, diagnostik ang kailangan. Makinista ang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinista ang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinista ang pobre. Alright, so isang magandang araw po sa ating lahat. Sana okay lang po mag-vlog ako. Ayan, so isang magandang araw po sa ating lahat, mga kalyabi. So nabali, dito tayo ngayon, may nadaanan tayo ng siraan. So chinik natin, papakita ko lang din sa inyo. Kasi ito po mga kalyabi, since nabiyahiro po tayo. At dito, makikita natin ngayon kung ano naging difference siya, kung bakit siya nag-overheat. Alright. So ito mga kalyabi, napansin ko, hindi gumagana ang kanyang aux pan. Ayan. So kahit ipihit natin yan, stock up po yan. So hindi ako magagamba magpihit yan kasi ayan mga kalyabi, oh. Ayan, stock up talaga, hindi ko na maikot. So sira ang kanyang aux pan, kaya nag-overheat si sir. At malayo-layo pa ang biyahe nito mga kalyabi, Babatangas pa pala sila. So tutulungan natin, uuwi muna ako sa bahay, gawa na meron tayong aux pan doon. So tutulungan ko, babalik ako dito kagad sir. Kasi wala ka rin naman makuha na linggo ngayon. So mabuti na lang, mayroon ako doon sa bahay na motor niyan. Parehas niyan, parehas. Opo, opo. So balik ako kagad, tapos kakabit natin dito para para may biyahin nyo. Patayin mo muna makina mo para ano. Ayan, so naswerte lang nadaanan natin dito mga kalyabe. Gawa nga, nanggaling kami doon sa General Trias. So ito, tinulungan na lang natin siya kasi mahirap naman talaga kapag nasiraan ka sa daan. So maswerte ito si kuya at tayo ang nakadaan dito. Alright, mga kalyabe, so nandito tayo ngayon. So kukuha muna tayo ng aux pan doon sa bahay. So bali dito tayo sa open canal. Ayan. So pabiyahe tayo ngayon. Nadaanan kasi natin yon si kuya mga kalyabe na nasiraan. So overheat po yung naging dahilan. So aux pan niya pala ay nasunog. So hindi na gumana kaya nag-overheat. So buti na lang at nagagapan niya, nagilid niya kaagad at hindi naman naapektuhan yung kanyang cylinder head gasket. So yan mga kagandahan mga kalyabi, hangga't maaari kung pwede ninyo maitabi yung mga sasakyan kapag nag-overheat at huwag ninyong buhusan kaagad ng tubig ng patay nang hindi nakaandar ang inyong makina. Kasi kapag binuhusan ninyo yung mga kalyabi, may posibilidad po na aangat ang inyong head gasket. So yun po yung magiging dahilan o hindi kaya mabibingkong yung inyong cylinder head. So maswerte po at ganun ang nangyari at nagkaroon ng presence of mind si kuya. So na tawag nito, na agapan, nagilid niya kagad yung kanyang sasakyan. So hindi naapektuhan ng kanyang makina. So yan ang kagandahan mga kalyabi, ano? Kapag alam nyo na na medyo tumaas ng temperature ninyo sa sasakyan, huwag nyo na ipilit ibiyahe. So hanggat maaari, gilid nyo muna. Kung wala kayong baong tubig, palamigin nyo muna. At kung may makuha na kayong tubig, saka nyo buhusan ng tubig. Huwag nyo pong buhusan ng tubig nang hindi pa malamig ang inyong makina. Kasi mahirap po yan mga kalyabi kapag binuhusan ninyo bigla. So abangan po natin at babalik ako agad. So magmumotor na lang siguro ako pagbalik para mas mabilis ang biyahe at hindi tayo maiipit dito sa traffic kasi may traffic dito ang lugar na ito mga kalyabe, dito sa may open canal. Ayan, so open canal Imus, Cavite. Ayan, papuntang General Trias po ito mga kalyabe. So galing kasi kami na General Trias, maswerte, nadaanan natin yon. So nakita ko agad na naka-hazard, naka-angat yung hood. Tinabihan natin at tinanong kung ano naging problema. So yun nga, sinabi niyang totoo, nag-overheat, tumaas ang temperature at ginilid niya na kagad. So maigi ganun ang nangyari. So matutulungan natin at malayo-layo pa ang biyahe ng mga kalyabi. Isipin niyo, bibiyahe pa sila ng Batangas at may bata pa sila maliit na kasama. So doon may sigurado may iinitan talaga sila doon ngayon kasi bilad talaga sa araw yun, open eh, walang silong kasi.
At hindi niya na rin maitakbo ng malayo ng malapit-lapit. Malapit na tayo sa District Mall. Libre lang po yun, wala siyang babayaran. So, inopen ko agad sa kanya para hindi siya mataranta kasi wala talaga silang dalang budget. Pero yun talaga mga kalyabi, kahit sino yung madaanan ko sa daan, basta na nasiraan, wag lang po yung may bibiling pyesa, talagang libre po yun. Sa labor, wala po silang babayaran doon sa akin. So, open na open po ako doon, handa po ako tumulong, basta na ganun po lagi mga kalyabi. Kapag makakita tayo ng mga nasisiraan sa daan, talagang nag-open po talaga ako ng tulong, nag-open talaga ako nun. Kasi mga kalyabi, isa din akong biyahero. So hindi ko naman hinihingi yun na mabalikan sa akin kasi ako, lagi akong kompleto sa gamit ng dala. At least, yun mga kalyabi, may pakita natin yung na mayroon po pala mga mekaniko na handang tumulong sa daan kapag nakita nila yung mga kapwa nilang biyahero na nasiraan sa daan. So yun lang po akin mga kalyabi, kasi mula sa pool, kahit nung hindi pa ako vlogger, ginagawa ko na yan. Pero ito nga, so dahil nga sa suggestion ninyo na magandang content nga ito yung ginagawa ko, so isasama ko na lang din sa aking pagbablog. Ayan, so abangan ninyo mamaya mga kalyabi, kasi malamang sa malamang batik views nun, mapiktuhan. So tingnan natin mamaya kung ano yung ating kayang gawin doon para magawa ng paraan at may iwi nila kuya sa Batangas yung kanilang sasakyan. At may batang maliit pa kasi silang kasama, kaya naawa ako. Naman po kasi mawawala sa atin mga kalyabi kapag tumulong tayo sa kapwa. Bagkus may madadagdag po. May magdadagdag, isang bagong kaibigan. Ayun. Yan po yung kagandahan nun. Walang mawawala pero may madadagdag. Yan ang kagandahan kapag tumulong ka sa kapwa. Stoplight. Okay. Guys, mga kalyabi, at babapasin muna natin to yung fan. Box fan niya. So bago natin mabaklas yan, kailangan natin tanggalin tong hose. Ayan.
Actually, nakamulino po ako. Mulino, ano, 1, 2, 3, 4. 3. Wala, muna yung layo yun. Paano ako nakabalikada? Big bike po yung dala natin eh. Pero pagkatapos dito, sa open canal, wala lang traffic? Wala. Dito lang naman. Maswerte kayo at napadaan ako bigla. Kaya nga eh. Talagang pinagpapala pa rin pala ako. Alam ko kinalimutan ako eh. Hindi naman po. Basta kasi ako sir, pag oras na nadaanan ko yung kansino sa daan, talaga tumutulong ko ako. Salamat, salamat. Wala, huwag mangyayari talaga nito. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng rescue. Hindi ako taga dito eh. Ayan mga kalyabe, sinuwerte si sir na napadaan tayo. So kung wala, wala ba, matatagalan sila. Ayan sir, sir, sulog na sulog po yung ito mga kalyabe, ang kanyang oxpan. So kung napansinin nyo, sulog na sulog na. Maswerte sir, meron akong extra doon na hindi nagagamit. Swerte talaga. Swerte mo talaga tunay na presyo. Hindi ko akalain yung umimit pa akong vlogger. Kung minsan, motor lang ang gamit ko. Pero pag ganyan na may katulad kanina, galing ako sa service eh. May ginawa ako sa Gen 3. Kaya, swerte na napadaan dito. Napadaan ka dito? Oo. Lagi yung mga motor eh, nasisiraan ang motor. Actually, kahit motor, pag nasiraan sa daan, tinutulungan. Meron ko bang calling card man mo para pagpapatala? Ano po sir? Subscribe ako sa inyo. Apo. Pwede mo na lang din kumaka, ano, pwede ka na lang din mag-comment doon sa aking Facebook, sa YouTube ko. O di kaya punta ka sa Facebook page ko sa Makinistang Pobre. Facebook pics. Punta ako doon. Opo. Search mo lang ako sa Messenger, Makinistang Pobre, makikita mo na po yun. Ayan mga kalyabe. Kapisado mo mga Honda. Opo. Actually, nice ang pinatahin ko din po kanina, Honda din po. Nice meeting you. Parehas na parehas kayo. Nakakatawa na. Kasi yung Honda ko, ano na eh, medyo vintage na.
Testing nga po muna on susi, sir. Naka-on po. On lang po ha, on lang. Naka-on na po yan. So ito mga kalyabe, gawa lang natin ito ng paraan para iuwi ni Serio ang kanyang sasakyan. Ito sir ha, temporary lang ito ha. Pero pag makakuha kayo, yan ang hanapin nyo, ganyan talaga na usi. Ito kasi para lang makauwi kayo talaga ng malayo. Malayo biyahe nyo eh. Oo, Batangas po. At saka Linggo ngayon kasi sir, wala kayong mahanap na babilhan. Ganito, magkano yung ganito? Mga nasa 2 plus yan po. 4,000 po ata pag ano, kasama housing. Pero pwede pang pakinabangan yung housing? Pwede, hindi na po. Sira na rin, sunog na rin. Gagawin ko na lang kopyahan. Opo, kopyahan na lang po yan. May nabibili po naman yan, sir. Okay, ang problema kasi Sunday ngayon eh. Opo, yun nga lang problema natin, Linggo. Mahirap. Right, so ito mga kalyabe, ginawa na lang natin na paraan para makauwi sila. So nakawa talaga ako kasi ang layo kasi ng biyahe ng mga ito mga kalyabe. So Batangas. So nandito pa sila sa General Trias. So maswerte lang talaga na meron tayong extra fan na magagamit. So ito ang tinatawag natin na made in Italy. Kasi Italy muna natin. Para lang maiuwi ni sir. At malayo talaga sila. Buti sir, napansin mo agad na tumaas ang temperature? Kanina pa, para na nga akong pagong. Sabi ko, tumataas, sabi ko, ipipirit ako. Hinihinto mo na lang. Oo, buti wag hindi mo pinilit. Okay. At maswerte na lang din at napadaan tayo. Ito ang puputol agad yan? Ah, hindi po. Ano po yan sir? May kontrahan po yan, dalawa. Tabi. Taas po po. Hindi po yan sir kasi walang vibration po yan. Thank you.
Kung ibang araw sana ngayon, may makukuha tayo nito. Aso, sayang. Talagang napatapat ng Linggo, sir. Siguro, sir, natatakot ka, no? Baka sabihin mo, baka hindi kita mabalikan. Ah, hindi. Tinignan ni Mrs. yung vlog mo, eh. Opo. Sa, ah, legit, sabi ko, legit, oo. Bumabalik mo ako, basta sinabi ko na babalikan ko na nasiraan sa daan. Hindi naman kami, ano, nung sinabi ng vlogger, kasi nakikita ko sa Facebook yung mga vlogger, eh. Kasiang tumutulong. Opo. Kahit sino naman siguro, sir. Basta na nakita kayo siguro sa daan, tutulungan talaga kayo. Right. Sige po, start! Yun. Aircon!
alter ng fork ko, okay pa ba? Okay pa. Ha? Okay pa. Papapatay mo na, sir. Okay po, start na ulit. Andar na yan. So Rich, mga kalyabi, obserbahan muna natin ang pag-automatic ng kanyang fan kasi nakabit na natin to. Okay. Rich, mga kalyabi, at ito na nga, gumagana na yung fan. So makakabiyahe na sila, sir. At okay na po yan, sir. Ayan, so hindi nga talaga sukat akalain na madaanan natin to dito. At sabi niya niya, akala niya da, pinagpala pa rin daw siya. So mas, ayan mga kalyabi, so maswerte at napadaan tayo dito. So binalikan talaga natin siya dito sa kanilang pwesto kung saan natin sila kanina nadaanan. Binalikan pa natin. So umuwi pa ako doon sa bahay para kumuha ng extra fan. Ayan. So tapos na yan at mayuwi niya na ng Batangas. So hindi na mainitan. Nandiyan pa naman yung kanilang baby. Ayan, o apo pala. Ayan, kasama pa naman nila mga kalyabi. So ayan at salamat na lang at naayos natin ng maigi. So ikakabit na lang natin, sir, yung bracket ng battery. Alright mga kalyabi, so ito, tapos na natin gawa yung sasakyan ni sir. So salamat at nagawa natin ang paraan, makabiyahe na sila papuntang Batangas. So sa susunod mga kalyabi, so malay ninyo, kayo din ang madaanan natin sa daan at matulungan natin para magawa inyong mga sasakyan. Alright, ayan, at maraming salamat. So hanggang dito na lang muna yung ating vlog sa ngayong araw. Bye bye.